Isang makasaysayang eleksyon ang ginanap sa bansa noong ika-10 ng Mayo 2010. Ito ang kauna-unahang automated election, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Inatayang 37 at kalahating milyong Pilipino ang nakilahok sa butuhan. Mabilis ang naging paglabas ng resulta. Kumaharap ako sa inyo ngayon upang tanggapin ang pasyang ito, upang igalang ang boses ng sambayanang Pilipino. I congratulate Senator Noynoy Aquino on his victory. Nagsalita na sa aking palagay ang ating bayan, meron na silang napili na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito na raw ang modernong paraan ng pagpapakitang buhay na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Pero sa makabagong eleksyong ito, may ilang pa rin lumang problemang naranasan. Maraming naapektuhan ng mga kandidato. Hindi lang po sa isang lugar, napakarami po sa buong Pilipinas. Since it's all over the place, we're going to play the tape and get some reactions from the COMELEC. Noong nakaraang linggo, ibinulgar ng isang whistleblower ang umano'y malawakang pandaraya na naganap ng eleksyon 2010. Nakakaaliw ang binansag sa kanyang pangalan, Koala Bear. Pero kung totoo, nakakabahala naman ang mga ibinulgar niyang impormasyon. Ballot switching, ikalawa, yung flash card na ready program, pangatlo, yung direct transmission ng vote from different provinces. Parang hindi ka pinipaniwala yung sinasabi niya. Unang-una, mahirap. Posible kung ang operator mo ay may alam dun sa proseso nang galing siya dun sa loob. At may direct access siya dun sa project mismo. Castro, bukod sa mga pintang ni alias Robin o Koala Bear, ilang politiko rin na nagreklamo ng mga di magkakatugma mga petsa ng pagboto na nakalagay sa mga election return. Sinabotahin na raw ang mga makina bago pa mag-eleksyon. Sa gitna ng mga pagbubulgar ng mga isyu ng irregularidad sa botohan, iniimbestigahan ng pamahalaan ang proseso ng eleksyon 2010. Nakitang hindi tugma mga petsa at oras na nakalagay sa ilang election returns sa araw ng botohan. Sa kainitan ng usapan, di napigilan ni Congressman Teddy Boy Loxin na kastiguin ng Smartmatic ang kumpanyang supplier ng mga PICOS machine. Do you realize what a fool you have made, sir, of the legislators who passed this law? I understand, sir. With all due respect, it's a it's an unforeseen situation. It's unforeseen? Yes, sir. That was the principal guarantee that this would be an honest election. That we would know digitally what would happen during election day and during the election hours. And you do, sir, if I may. No, don't forget that. The sons of you had us standing here guaranteeing to the public and the world that even if fraud is committed, we would be able to trace it. No, sir, I stand by our product and we can save a my God! Sa mga maliliit na bayan, may mga aligasyon din ng pandaraya. Si Alfie naging barangay coordinator daw sa kanilang lugar. Ang kanyang trabaho, bilhin ang boto ng kanyang mga kababayan para sa kapartido niyang politiko. 4 na linggo bago mag-eleksyon, nagsimula raw siyang mamudmod ng 500 kada pamilya ng butante sa kanilang nasasakupan. Gatangan po ang laban eh. Madaling araw, tapos basta kumikilos kami ng walang makakikitang tao at saka hindi obvious yung galaw namin. Tatlong pagsabog ng mga grenade launcher sa Lanao del Sur. Para ilan sa pagitan ng magkakalabang partido sa Cavite. Pastor, kamusta? Pati sugar ka na lang. Yan! Binaya ko rin muna ngayon. Pata, pagbayas ka muna ngayon. Iringan sa Abra. Ang mga darwalit na tatanan. Ito ko na nag-refuse kami. Pero, nandiyan na lahat. Ay, wala kayo kung binato yun. Kung binato yun.
piss me off, para kang ka rin! Alam niyo, mga takotin din! Pagpatay sa isang umano'y binibili ang boto sa Batangas. Sa Iloilo, sinunog ng mga armado lalaki limang precinct count optical scan o PICOS machine. Ito ang mga pinakamalalaking naitalang insidente ng karahasan na nangyari noong araw ng eleksyon. Sa tala ng Philippine National Police o PNP, 9 na taong namatay dahil sa mga gulo noong Mayo a 10. Dumagsaan napakaraming tao sa mga clustered precinct. May mga hindi nakaboto. Nasira ang ilan sa mga makina. Kabilang mga ito sa mga operational problem na nangyari sa mga presinto noong eleksyon 2010.